DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Mga usapin ukos sa pangkalahatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukos sa sabot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa. Busok sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director. Assistant Secretary of Health. Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Kanutrisyon, alam nyo bang nakababahala na po ang bilang ng mga taong nagkakasakit sa bato sa buong mundo? Ayon sa US National Kidney Foundation, tinatayang umaabot sa 10% po ng populasyon sa buong mundo po ang nagdurusa sa chronic kidney disease o CKD at milyon-milyon ang bilang ng mga namamatay dahil po sa mga komplikasyon dulot ng sakit na ito. Base rin sa datos mga kasama ng naturang organisasyon, 2 milyon lang po sa mga ito ang sumasailalim sa dialysis at kidney transplant kada taon. Dito sa Pilipinas, sa statistikang mula sa Department of Health noong 2013, mahigit kumulang 23,000 po ang sumasailalim sa dialysis. Malaki ang itinaas ng bilang nito kung ihahambing sa 2004 DOH statistics na 4,000 lamang. Mga sakit sa bato at kung paano pangangalagaan mga kasama ito. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating episode na pinamagatang Being ang Bato, Alagaan Mo. Malusog na katawan, nutrisyon ang kaila. Ito tayo ulit. Being! Yan si Tan, nutrisyon ang bato. Parang si Darna lang. Alagaan mo! Magandang tanghali mga ka-nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 7. May ibang boses pa ba kayong gusto marinig? Hindi po ba? Huwag kayong mag-aalala mga kasama. Nasa intro mo. Opo. Nauna na sa intro. Ding! Narinig mo na yung boses kanina. Ang ating host mga kasama. Walang iba ang pangunahing anchor ng programa. Ang ating linang sa wastong nutrisyon. Walang iba kundi si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Ma'am Bernie! Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali rin sa iyo, Rod. At syempre, magandang tanghali rin po sa lahat ng mga ding! Yan, ganun! Na nakikinig po sa Radyo mo sa Nutrisyon. Lalong-lalo na rin dun sa mga nakasama ko na member ng Interagency National Advisory Committee ng Pantawid Pamilya Pilipino Program ng pinangungunahan po ng Department of Social Welfare and Development. Nanggaling po kami sa Malapatan, sa Rangani. Kahapon po kami bumalik. So, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Rangani. Alam mo, Rod, nabanggit mo kanina yung napakalaking dagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagdadialysis. Mukhang dadami pa ito sapagkat ayon din sa DOH, mga 10 to 15% na itinataas ng kaso ng kidney diseases kada taon. Opo. Oo. At sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, nasa 7th pwesto ang sakit sa bato sa dami ng bilang ng nagkakaroon ito. At 8 naman bilang sanhi ng kamatayan ng ating mga kababayan. Sa pagsasaliksik pa rin ng Philippine Council for Health Research and Development, kalimitang dahilan ng pagkasira o pagkakasakit sa bato ng mga Pilipino ang diabetes at hypertension. Kinakailangan po talagang bigyan ng dagdag na pansin ang sakit ni Ding. Ang sakit sa bato. Sa bato. At upang mas marami tayong matutuhan kagaya kaugnay sa paksang yan ay isang
eksperto naman sa larangan ng pangangalaga sa ating mga bato ang ating inibitahan ngayong hapon. Pero sino ba ang may sakit? Si Ding o si Darna? May sakit sa mga kasi ang sumisigaw doon, Ding! Hindi. Ang gusto nila is, Ding! Alagaan mo ang bato mo. Yun ang ibig sabihin. Pero bago po natin siya ipakilala, mga kasama Asig Bernie, eh narito po muna mga kasamang ating tanong para sa text question of the week contest na inaabangan ng ating mga kanutrisyon. Sampu po sa ating mga suki dyan ang mananalo ng tig 200 pisong cellphone loan. Opo, at sagutin nyo lamang po ng tama ang katanungan ito. Ano-ano ang mga paraan upang mapangalagaan ang ating mga bato? Magbigay lang po ng tatlong paraan. Tatlo lang pong hinihingi ni Asik Birdie, mga kasama. Ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa text format na full name, space, edad, space, eksaktong address, kung saan po kayo kasalukuyang nakatira. Ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod, dalawigan at ang inyong sagot. Pag-isama nyo na rin po sa dulo ng inyong text message kung sa anong paraan po ninyo kami nasusubaybay. Ayan, sa radyo po ba, sa Ustream, gamit po ang internet, sa radio app ng inyo pong cellphone, sa Radyo Mo Sa Nutrisyon Facebook Live, sa RMN Facebook Live ba, o sa Signal TV Channel 209. At isend po ito sa 0908-579-6898. Okay, ang daming paraan ano, para mapakinggan tayo ngayong hapon. Anyway, simulan na po natin ang ating talakayan at ang kasama po nating resource person na isang eksperto sa ating pag-uusapan ay wala pong iba kundi ang program manager ng Renal Disease Control Program at Adult Nephrologist ng National Kidney and Transplant Institute. Wala pong iba kundi si Dr. Susan L. Jorge. Magandang hapon po, Dr. Jorge, and welcome po sa Radyo Mo Sa Nutrisyon. Magandang hapon, Ma'am Bernie, Rod, and of course sa inyong mga sugid na tagapakinig. Okay. Hapon. Sige po, Dr. Jorge. Simulan po natin ang discussion. Pag-usapan po muna natin yung ano ba ang papel or function ng kidney sa ating katawan at paano po natin malalaman na malusog ang ating bato. Sa ngayon, ang alam natin na yung ating kidney, ito ay nagtatrabaho upang mabalansin niya yung mga kinakain natin at saka dapat lumalabas ng mga sangkap na galing sa mga pagkain at inumin na atin na pasok sa katawan natin. So, kailangan mabalansi yung asin, ito na tawag natin na mga electrolytes. Okay. At saka yung tubig upang hindi magmanas. Yung paggawa ng pula ng dugo ay galing ito yung sa ating kidney, pagpatibay ng buto at higit doon yung sa pag-ano ng ating mga blood pressure, yung pag-balance din ito, yung pag-regulate ng ating blood pressure. So ito lahat ay trabaho ng ating bato at syempre alam natin na kung masira yung ating mga bato, itong mga trabaho na ito ay nasisira, hindi nagagampanan ng ating mga bato. So ano ba dapat ang tanong, no? So ano ba dapat para mapanatili? Maging malusog. Ito ay lagi nating naririnig. Palagay ko sa istasyon na ito, sa programa na ito, na una-una dito yung nutrisyon ay nakakatulong upang manatili na malusog ang katawan ng kalusugan. Mapanatili na maganda yung kalusugan. At ang epekto nito ay malusog din na bato. And then, of course, dito rin, I think, baka naririnig din nila na hindi tayo basta-basta umiinom ng mga gamot na na hindi natin natanong o isang na ilapit sa ating mga doktor. Lalo na yung maraming lumalabas ng mga gamot na nagsasabi na maganda ito para sa ganyan. So, dapat ito, ilapit natin sa ating mga doktor upang malaman natin kung ito ba, totoo ba itong sinasabi nito. At ang, of course, ito na yung mga, ano natin, ito siguro, ma'am, ang hindi nila din na masyadong nasusunod, ang pag-inom ng tubig. Ah, hydration. Hydration. Oo. Kasi parang, lalo na sa summer na to, na at araw-araw na lang sinasabi yung mataas yung init factor. So, huwag kalimutan, tubig at walang substitute. Tubig talaga. And of course, siguro ito rin na dapat nilang malaman ang ehersisyo, malaki din ang role nito na ginagampanan upang mapanatili ang kalusugan at ang kalusugan ng bato. Mm-hmm. May mga specific ho ba na mga pagkain para sa
magandang kalusugan na maidudulot sa ating bato, Doc? At yung mga pagkain na hindi din dapat nating kainin para sa baka pupwedeng ikakasira ng ating bato. Siguro ito in general, no? Kasi opo, wala naman siyang specific talaga na parang itong kakainin mo lulusog talaga yung bato. Mm-hmm. In general, so I think baka rin nasabi na rin ninyo ito na yung mga pagkain na mataas yung content ng taba, mataas yung asukal at mataas yung asin, ito ay hanggat maari iwasan. Limited. Yung pagkain nito. So ang mga pakinggan natin lagi yung mga sinasabi, yung mga payo. Kasi the moment kasi na yung katawan na kunyari nagkaroon ng diabetes. Ang diabetes kasi yung pangunahin na dahilan na nasisira yung bato dito sa Pilipinas. Ah, yun po ang number one cause. Pag nagkaroon ng diabetes at hindi sumusunod sa payo ng doktor o naririnig dito, so ito ay patuloy na tuloy-tuloy yung pagkasira ng bato. Ito pa ang isa, no? Ang sakit kasi sa bato, walang sintomas. Ay, wala. Patay. Wala siyang sintomas. Yung umpisa noon, wala siyang sintomas. Sa mga ating mga nababasa natin, sa mga nasasabi ng mga dalubhasa, it takes about, kailangan masira muna yung bato mo more than 60%. Mm-hmm. Bago magkaroon ng symptoms. Meron po ba? Ano pa, paano yun? Kung so, 60% ma'am, na ng bato ay sira. Oh, so, pag sinabi, medyo pag serious na yung condition yes na yun. Yes po, ma'am. Kasi, it is the moment na sira yun, permanent yun, hindi na natin ma-reverse. Mm-hmm. Hindi mo maibabalik yun sa normal. Bagabat may mga conditions, no? But these are few. So, pag 60%, mahirap siya ibalik dun sa normal. So, you will be working on 40% na lang na trabaho. So, ang 40% may not be enough na kakayanin niya yung kapangangailangan ng katawan upang mapanatili yung magandang kalusugan. So, bali, Doc, yung mismong bato, kailangan mo nang masira ng 60% bago siya maglabas ng symptom, nasira na siya. Yes. Yun po ang ibig niyong sabihin. Pero yung pong ibang mga complications, pwedeng yun ang i-watch out ng mga pasyente. Actually, o tao? Actually, ang una, ma'am, nakikita baka na yung complications. Kaya siya magpapa-check out. Pero ang una, yung mga early presentation nito, nakikita sa ihi. Sa ihi, oo. So, ano pong nangyayari sa ihi, Doc? May, kunyari, nagpa-urinalysis yung pasyente, nakikita natin doon na may abnormality, nakikita natin may protina sa ihi, may dugo sa ihi. Uh-oh. Ang dugo na sinasabi natin sa ihi, hindi siya kailangan na pagka-ihi mo na iiba yung kulay. Minsan, kailangan ma-examine yung ihi para makita na may dugo pala doon sa kasama sa ihi mo. Pagka may ganun po, anong ibig sabihin nun na may sugat yung ating bato? Yes po. Kaya siya nagsasama. Kasi normally dapat zero yung protein sa ihi. At saka protein. At saka yung blood. So, kailangan talaga urinalysis. Yes ma'am. At least mga yearly siguro. Yearly. Sa bawat taon. Meron pa po kayong ibang tinitignan initially, Doc, aside from urinalysis? Chine-check po natin yung blood pressure, ma'am. Blood pressure din. Kasi ang mataas na blood pressure, una, dapat intindihan natin na yung bato ay may kinalaman doon sa pag-regulate ng blood pressure. Okay. Pag tumaas yung blood pressure, lalo na sa medyo mas bata, no? Less than 40 years old, tinitingnan natin kung saan ang gagaling yung pagtaas ng blood pressure. Yung kidney, baka may kinalaman yung bato dyan. So, ito talaga natin ay sinusuri talaga ng mabuti para kung ano yung pwedeng magamot, kailan umpisahan mo na siya sa paggamot upang wag patuloy o lumala pa yung sakit sa bato.
Dok, meron din po sa mga advertisements sa TV, radio, maski sa social media, may mga sinasabi silang mga halaman o supplements na nakakagamot. Totoo po ba itong mga to? Nakangiti ka agad si Dok ng mga taga, yung mga wala pong access sa ano, Facebook Live. Tumingiti pa, tinatanong ko pala, inangingiti na po ang ating guest. Ma'am Bernie, ang DOH, di ba? May partner yan. Yes. Okay. So, ito pa po, ma'am. Kasi, mayroon tayong tinatawag na Chinese herb nephropathy. Ito yung aristocolic acid. Okay. It's difficult actually. May term sila, puso-pusuan ang tawag dito sa atin. This contains, that aristocolic acid is a component ng tanim na yan. Okay. So therefore, this one, ito yung tanong natin kanina, Rod, na is there something that directly affects the kidney? Ito yon. Yes. Okay. Ito yon. So because it has, ang component na yan, can actually, it's like poison doon sa bato. Mm-hmm. This is commonly seen in China. Pero, baka hindi lang natin na-document dito. Mm-hmm. Kasi these are herbs, no? So usually these are probably baka ito ay nakikita natin sa ating mga kababayan na not necessarily na nasa bayan or sa urban areas. Baka ito sa mga rural natin kasi mahilig sila yung to take yung mga alternative ano, no? So pero ito paalala na rin sa ating mga kasamahan na kasi marami diba may influx of mga herbal supplements ngayon. So, mga hindi lahat fantastic claims. Yes, na ito ay pinapromise nila na ito ay talagang nakakatulong sa ating bato. Mm-mm. So, we have to kailangan ipalapit natin sa doktor. Lalo na kung gagamitin nila na substitute sa gamot. Di po ba, Dok? Oo. So, marami tayong naririnig na advertisement. Okay. So ipagpapatuloy po natin ang usapan tungkol sa kalusugan ng ating mga bato sa ilang sandali lamang. At dumako muna tayo sa ating Word for the Week segment. At ang ating pong word for the week ay creatinine. Ang creatinine po ay isang chemical na produkto mula sa creatine na mahalagang elemento naman upang makalikha ng enerhiya ang ating katawan. Nalilikha ang creatinine habang gumagalaw ang ating mga muscle. Mas mababa ang normal creatinine level ng mga babae dahil kadalasang mas kaunti naman ang muscle mass ng mga babae. Ang mga lalaking may malusog na bato ay nasa 0.6 to 1.2 milligrams per deciliter ang normal na antas ng creatinine habang 0.5 hanggang 1.1 milligrams naman per deciliter ang sa mga kababaihan. May natural na pamamaraan ng ating katawan upang mapanatili ang normal level ng creatinine. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga bato na sumasala dito. Nailalabas naman sa katawan ang creatinine na nasala ng mga bato sa tuwing tayo ay iihi. Dahil dito, ang mataas na antas ng creatinine sa ating ihi o dugo ay isa sa mga ginagawang basehan ng mga doktor upang masabi kung ang bato ng isang tao ay hindi gumagana ng maayos. Ang abnormal po na pagtaas kasi ng creatinine ay indikasyon na maaaring magkaroon o nagkaroon na ng kidney malfunction or kidney failure ang isang pasyente. Nalalaman ang dami ng creatinine sa pamamagitan ng urine at blood tests. At yan po ang ating word for the week, ang creatinine, Rod. Maraming salamat, Ate Bernie, para po sa ating word for the week, mga kanutrisyon. Saluhan niyo po kami sa talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala po ng inyong mga tanong. I-text niyo po sa amin ang mga ito sa mga numero 0921-431-1044 para sa mga naka-smart. Yung mga gumagamit naman ng Globe, 0927-650-6795. O pwede ho kayong tumawag sa 882-2374 patungkol po sa tamang pangangalaga sa ating bato, ang ating topic ngayong hapon. Bago tayo matapos, mga kasamang programa, masayang sasagutin po yan ni Dr. Jorge ang inyo pong mga tanong.
Samantala, narito po muli ang katanungan para sa ating text question of the week contest. Ang tanong po ngayong linggo ay ano-ano ang mga paraan upang mapangalagaan ang ating mga bato. Magbigay po ng tatlong paraan lang. Tatlo lang po hinihingi ng ating ninang. Muli mga kasama, ipadala ang inyong pong mga sagot sa ganitong format. Full name, space, edad, space, ang eksaktong address kung saan po kayo kasalukuy nakatira. Ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod, lalawigan at ang inyong sagot. At ito po ay isend sa 0908-579-6898. Okay, abangan nyo po mga kasama ang sagot ni Dr. Jorge sa mga inyong pong tanong mamaya sa pagbalik po ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon! Kampiyon ng Ten Commandments! Mang Muy, caller sa line 1. Hello! Mang Muy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong commandment, Mang Moy? Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko. Manok, itlog, tukwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patani! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon! Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Kasama pa rin ang ating panauhing eksperto na si Dr. Susan L. Jorge, Program Manager ng Renal Disease Control Program and Adult Nephrologist mula po sa National Kidney and Transplant Institute. Okay, Rod. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, pagbigyan natin ang ating katanungan mula sa ating suki, si Ma'am Nenita De Lima. Doc Jorge, meron pong tanong si Ma'am Nenita. Suki po ito ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang tanong po niya, bakit po namamanas ang isang may kidney failure, Doc? Salamat po. Good morning, Ma'am Nenita. Bakit sila nagmamanas? Kanina, ang una natin, Ma'am, no, ang unang tanong, ano ho ba yung trabaho ng ating bato? So, ang trabaho ng ating bato, ito yung nagbabalanse ng mga, lalo na yung mga pinapasok natin sa ating katawan, pagkain at saka yung mga inumin. Ngayon, pagsira yung ating mga bato, itong pinakatrabaho na to, yung pagtanggal ng sobra na tubig sa ating katawan ay hindi na nagagampanan. Mm-hmm. Nananatili ang tubig sa ating mga kalamnan. Mm-hmm. So, kaya pag ito ay, di ba, pag ito ay pinindot mo, naiiwan yung bakas ng inyong daliri doon sa kanyang balat. So, ito ang ibig sabihin lang yan, na hindi nakakayanan ng bato na magtanggal ng tubig doon sa ating mga laman at ilabas doon sa ating palabas sa ating katawan kasama yung ihi. So yan ay isa na po yung senyales na medyo may problema tayo sa ating mga bato, yung mga o kaya titingnan din natin kung ito may kinalaman din sa sakit sa puso. Ma'am, idagdag ko lang. Sige po. Yung may sakit kasi sa puso, nagkakaroon din yan sila ng tinatag natin na complication, no? Komplikasyon sa bato. Kung may sakit ka sa puso, magpa-examine ka rin ng iyong bato. Okay. Meron pa po tayong isa, Dr. Jorge. Ito na po, ito naman po ay galing kay Texter 3017. At ang tanong po niya, Doc, masama po ba sa bato ang araw-araw na pag-inom ng paracetamol? Bakit naman kaya siya tumiinom ng paracetamol araw-araw? Sa atin ng suki, no? Palagay ko suki din ninyo yan. 3017.
para sa tamol, di ba, sabi, medyo ito ay isa sa pinaka mga mild na gamot. Bagamat, so gusto namin malaman, ano karami na paracetamol ang iniinom mo araw-araw. May paalala lang ako dun sa ating mga sa ating mga medyo siguro senior citizen, ano. Kasi ito sila yung mga suki na umiinom ng gamot para sa kanilang mga kasukasuan. Joint pains nila. Medyo mag-ingat din po kayo kasi ito sa pinaka tawag natin common pangkaraniwan na ginagawa, pero dahil medyo may katandaan ng inyong mga bato, baka hindi na kayanan magproseso ng gamot na painkiller. Mm-hmm. So baka magkaroon din kayo ng kaakibat na sakit sa bato kung hindi nababantayan yung pag-inom nyo ng mga painkillers na ito. Mm-hmm. Doon sa ating ma'am na caller, gusto natin malaman ano karami yung paracetamol na hindi inom nyo araw-araw. Tayo pa naman nasa ma'am, no? Konting sakit lang ng ulo para inom ka agad. Itulog na lang kaya. Pahinga. Opo. So, ang ating pong texter 3017, kung pwede po, text po kayo ulit. Pakisagot lang po yung tanong ni Dr. Jorge. Kung gaano daw po kadami ang iniinom yung paracetamol araw-araw. Baka naman sumusobra na, oo. So, meron tayong caller? Wala, ma'am. Ah, wala. Okay. So, meron po rin kami naririnig, Dr. Jorge, na mga taong tinatawag na stone former. Mm-hmm. At meron naman na hindi nagkakaroon ng bato sa bato. Kahit madalas po yung, kung sabihin niyo na abuso sa katawan, halimbawa karne na kinakain, di ba mataas, o mahilig din sa maalat, pero hindi siya nagpo-form ng stone sa bato. Meron ang isa yan, ma'am, actually hanggang ngayon, hindi pa tayo sa, ayon sa mga dalubhasa. So hindi, wala pa talaga tayo dyan yung tinatawag natin na ito yung dahilan. Mm-hmm. Pero ito yung ano nila, pinopoint out nila, it has something to do with concentration. Okay. Kasi sa mga bawat ng pagkain na na ating kinakain o sa mga iniinom natin, meron niya nagpa-process na para hindi siya manatili sa ating katawan. Bagamat may mga tao talaga na may kakulangan sa sangkap na yan. Tinatawag natin na citrate. Na ito yung nagpa-process na para ito ilabas. So, pag concentration, alam mo, it's like, ano eh, halimbawa ko na lang, yung isang baso ng tubig, okay, at saka isang kutsara ng, ng asukal. So, pag iyon ay, ano mo, i-stir mo, so nawawala yung sugar. Okay, diba? Oh, natutunaw siya. Okay, natutunaw. Na sumasama sa tubig. Dagdagan mo pa ng dalawang kutsara at ito ay inyong itimpla. Mm-mm. So nawawala. Mm-mm. Pero patuloy na lagay ng asukal, mapapansin mo na hindi na siya natutunaw. Naiiwan na yan. May kita mo yung crystals. Yes. Oh. So siguro yan, maintindihan nila na ganyan din ang nangyayari. Yes, oo. Kaya ito yung mga stone former natin. So may ano yan, may may mga, of course mayroon tayong uric acid, no, na uric acid stone, calcium na ang ito kasi marami kasi silang mga partners, may calcium oxalate, may calcium phosphate. So lahat ito metabolism kasi tinatawag natin yung pag-process ng katawan natin. So inaalam natin anong stone na meron para yung kaakibat na alituntunin at payo, mabigay natin. Bottom line dito pa rin, ma'am. Patingin. At uminom ng maraming tubig. Hydration pa rin. Hydration ito. Okay. Doc, isa pa pong tanong. Kung yung isang diabetic ay mahilig pa rin mag-beer, ano pong epekto nun? Well, meron ba? Kasi napapansin may protein ko, din, ma'am, ang beer. Yes. Napapansin ko ngayon na pag may chine-check up tayo, no, so na yung mga diabetics, mataas din ang uric acid. You remember that ang beer, una, may kasama na asukal yon. Okay. Okay? Uh-huh. Then, dahil yeast yon, and then, of course, ano naman ang paggawa ng beer, ano, tataas din ng sugar. Uh-huh. May uric acid din, tataas din ng uric acid mo. So dapat yung pag-inom ng beer ay una dapat inalam mo, pinaalam mo rin sa doktor mo para alam kung ano ba karami
yung beer. Pwedeng... ang ibig kong sabihin, kasi I don't know how much, ilang ml yung isang beer, no? Ay, yung isang bote. Isang bote ba dapat? O baka pwede ka na sa 1/4 ano na lang na content noon. Mm-hmm. Yung makatikim ka lang. Mm-hmm. Kasi remember na yung diabetes ay hindi nawawala. So it's a lifetime permanent disease. So kung patuloy mo pa rin yung pag-abuso or pag-inom ng beer na hindi ka naman napipigilan, baka hindi lang ibang problema, baka yung diabetes mo magpo-progress yun sa sakit sa bato talaga. Okay, ito po yung sagot naman ni Texter 3017. Ang sabi po niya kanina, Doc, yung araw-araw siyang umiinom, sabi po niya pang muscle pain nga daw kasi siya ay 72 years old. Isa lang daw pong tablet ang iniinom niya daily. Okay. Una, kung muscle pain, sir, muscle pain, baka kaya naman niya ng mga haplas lang. Yung mga external. Marami naman dyan yung mga yung mga nabibili lang sa shelf. Meron naman yung parang, kunyari, may senior citizen card. Meron yan. Yung para sa Tamol na 500 milligrams na isa lang, actually, it's safe naman. In fact, kaya nga tayo nagbibigay ng every 4 hours because yung kaakibat na payo na yan ay nakita nila, napag-aralan nila na ito naman ay safe naman, ma'am. Relative kaso yung sobra dyan na pag-inom, ay ito naman, nagkakaroon, yung kanina pinag-usapan natin, nakamagkaroon naman ng concentration problem. Magkaroon siya ng accumulate siya doon. At saka baka po, dahil 72 years old na si ma'am or si sir, baka naman po nakalimutan na uminom na pala nung umaga, inom pa ulit ng medyo hapon-hapon. So, delikado rin po. Medyo may katandaan na rin yung bato. Kaya, syempre, pag when you're 72 years old, nag-a-adjust din yung bato, tumatanda din. So, yung dating kakayanan niya, nag-a-adjust din yun na baka medyo mas mababa yung kakayanan ng normal. Normal pa naman, pero baka mas mababa yung kakayanan. Okay. Gamutan naman. Ano po yung madali po bang gamutin po, Doc, ang sakit sa bato? At ano na po yung mga procedure na ginagawa dito? Mm-hmm. Dito po sa atin bansa. Okay. Ang early, yung katulad namin pinag-usapan natin, Rod, na ang the earliest, alam mo, ito, apply ito sa lahat ng sakit. Mas maaga nakita yung sakit, mas madali gamutin. Ayun. Kasi kaya yan ng gamot lamang. Okay, yung blood pressure na tumataas. Ito yung nakita natin na may protina. May mga gamot yan So, pwedeng mag-stop nung further deterioration ng kanyang bato. Para hindi siya magpatuloy na mag-progress. Subalit, yung kanina yung sinasabi natin dahil wala siyang symptoms. Pero pag nakita natin na 40% na lang yung gumagana doon, may mga gamot yan pero mas mahal. Mas marami. Mas marami yung kailangan ng gamot na yan. So, syempre, pag araw-araw na gamutan yan, may mga 70 pesos isa, may 100 pesos isang tablet, 3 times a day, 300 na yon. So, the severe, yung medyo mas grabe na yung situation, may gamot naman yan, pero hindi yan guarantee na pag ito ay iniinom mo ito, ito ay papatigil natin yung patuloy na pagkasira. Kasi malaki na So, the more, mas grabe, mas mahal. And then, of course, kung sira na talaga yung bato, may dialysis naman sa Pilipinas, may transplant naman sa Pilipinas. Pero mas lalo mahal yan. At saka, although na available ito, available, ito lang ang gusto ko na maintindihan nila na hindi madali mag-dialysis. Kasi ang dialysis 3 times a week. Okay, so kung makabisita sila sa mga dialysis units doon, makita nila kung ano ito. Ang transplant, ito yung pinakamaganda na process sa pag-approach doon sa kidney disease. Ang dito, meron din gamot.
mahal din yung gamot sa immunosuppressive na gamot. Ibig sabihin na gamot. Po, pag after transplantation. After transplant. So, mahal, puputulin, tatanggalin yung luma na sira. Actually, ma'am, dagdagan. Ah, dadagdagan. So, hindi na kailangan yes, tanggalin. Yes, okay. So, yun pong binagdag. Magkano po yung transplantation? Well, actually, ma'am, dito sa Pilipinas, it can range from what the Z package actually covers ano, sa PhilHealth. Kung sa mga pribado naman na mga institutions, it can go as high as 3 million. Wow. So, syempre, di ba? I mean, walang ano yan eh, walang ceiling yan eh. So, hindi natin masabi na up to a certain amount. So, wala tayong ano doon. Pero, bangabat, ito yung alam natin na yung pinakamura dyan will be covered by the Z package ng PhilHealth up to about, siguro, from what we know is 3 million. So, yun. Kung ako naman po, ma'am, doc, kung gusto kong mag-donate, ano ba ang kailangan kong qualifications? Halimbawa, meron akong kamag-anak. Ano naman kami, anong tawag? Match. Match. Oo. Ma'am, actually, kung kamag-anak, hindi mahirap eh. Ah, okay. Kasi bibigyan lang po kayo ng assessment kung ikaw ba ay pwede mag-donate. Kidneys mo ba okay? Wala ka ibang mga problems na mangyari sa iyo pag ikaw ay nag-donate. Siyempre ang donor natin protektahan din natin eh. It's not only the recipient yung tatanggap. Yung donor ang una mo rin na concern. Kasi dapat kung pag nagbigay ba siya ba ay mapahamak. Correct. So bantayan din natin. So may mga ano yan eh, may mga checklist tayo diyan upang makita natin kung qualified yung ating donor. Pero kung iisa na lang yung kanilang kidney, dog, magiging normal pa rin ba yung donor? Ah, yes. So, remember that ang pinaka-example natin ay si President Ramos. He has only one kidney, yet, di ba, parang very he has done a lot naman na nag-skydive pa nga yun eh. Ayun. Pero, syempre, hindi maganda yung mga nagbebenta, ha? Kasi ang dami tayong mga naririnig na nagbebenta dyan ng kidney. Kaya sabihin natin normal. Sinasabi niyo magiging normal. But let me just ano that one. That has already been stop na yun. Okay. Wala nang binibili. Kasi bawal. May meron tayong administrative order yan issued by the RDOH na bawal yung magbenta ng bato sa let us say sa for whatever kamag-anak mo kasi of course mayroong mga kaakibat yan na mga conditions ano so ang lalo na yung naririnig dati natin na isang barangay yan puro sila donors puro sila wala na kid natigil po natin yan. That's good. Kasi hindi ginagawa na ang pagtulong sa kapwa ay gawing negosyo. Okay, ganda ng discussion at marami ang na interesanteng magtanong. Okay, narito ang ilan sa mga pinakamahalagang impormasyong natutuhan natin sa hapong ito tungkol sa ating paksa. Number one po, mahalaga ang ating bato o kidney para mapanatili ang kalusugan ng buong katawan. Ito ang nagsasala sa mga dumi at sobrang tubig sa ating katawan. Binabalanse rin ito ang dami ng asin at potassium. Ang bato rin ang naglalabas ng hormones na kumokontrol sa ating blood pressure at pati na rin sa red blood cell production. Kung ang mga bato ay hindi nagagampanan ng trabahong ito, makararanas tayo ng pamamaga sa ilang parte ng ating katawan at kadalasan ito ang mga binti, bukong-bukong at paa. Maaari rin nating mapansin ang pamamaga sa paligid ng ating mga mata. Sintomas din ng sakit sa bato ang pananakit sa bandang ilalim ng ating tadyang sa likod na bahagi ng ating katawan. Ngunit, ang sabi nga po ng ating eksperto, kadalasan 60% na into the disease pattern ang saka lang maglalabas ng sintomas. May mga paraan naman para maiwasan ang sakit sa bato. Payo ng mga doktor, pagkonsumo ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo ng regular, pagpapanatili rin ng tamang timbang at normal na blood pressure at paghinto sa paninigarilyo at pag-inom ng sama na natin ang bira, no? Wag lang alak. Binabalaan din tayo ng mga eksperto laban sa pag-inom ng mga gamot kasama na ang herbal supplements na walang reseta mula sa kanila dahil imbis na makatulong ay baka mas malagay pa sa panganib ang ating kalusugan sa ganitong paraan.
At kung may mga sintomas na kayo na nararamdaman sa sakit sa bato, huwag na pong mag-atubiling kumonsulta sa mga espesyalista. At maraming salamat po, Dr. Jorge. Nakasama po natin ngayong hapon si Dr. Susan L. Jorge, Program Manager ng Renal Disease Control Program and Adult Nephrologist mula po sa National Kidney and Transplant Institute. Nasa inyo po ngayon, Doc, ang mikropono para sa panghuling mensahe po ninyo sa ating mga kanutrisyon. Thank you, Rod. Thank you, ma'am. So, yung this coming June actually ay bigyan natin ng pansin ang ating mga bato. Napakahalaga ang bato sa ating buhay. So, kung alagaan natin yung katawan natin, ang bato natin ay nanatili na malusog. Makinig lagi doon sa mga payo tungkol sa nutrisyon. Kasi alalahanin po natin ang nangunguna po sa pagsira ng ating bato dito sa Pilipinas ay yung mga diabetes at saka yung high blood. Sundin ang payo ng inyong doktor, ang panatilihin ng katamtaman na tumbang at saka yung pagkain. Ano? And then of course, ang high blood at saka yung diabetes, yung gamot. Sundin yung payo. Correct. Walang shortcut kasi yan. At saka, ito talagang gusto kong maintindihan nila, gawin yung mga paraan upang matulungan talagang katawan. Uminom ng tubig. Hydration. At saka mag-exercise. At higit sa lahat, magpa-urinalysis po kayo taon-taon. Ma'am, anong meron po, Doc, sa June? National Kidney Month National po natin. National Kidney Month, okay. Okay. Emphasis lang yun sa June po, mga kaibigan. Araw-araw dapat ang ating ding. Ang bato. Ang bato. Alagaan mo. Marami pong salamat ulit, Dr. Susan Jorge. Narito na po ang 10 maswerteng nanalo ng ₱200 load sa ating text question of the week. Divide na naman kami ni Rod ng babasahin. Ang tanong po natin sa linggong ito, ano-ano mga paraan upang mapangalagaan ang ating mga bato? Magbigay lang po ng 3. Ang mga tamang sagot, tamang nutrisyon, huwag uminom ng mga gamot na hindi prescribed ng doktor, pag-inom ng tubig, ehersisyo, iwasan ang mga mamantika, matas ng sodium at maaalat na pagkain. Okay, tiglima tayo, Roda. Opo, ma'am. Ang number one kong winner, si Ma'am Nenita De Lima. First time! First time siyang nanalo sa atin. Okay. Maswerte talaga si Nanay. 65 years old na pala si Ma'am Nenita, taga Southville, Hinares Village, Pinugay, Baras Rizal. Ang unang winner naman dito sa aking listahan, ma'am. E mula naman Radyo po sa pala siya. Opo, 23 Flores Street, Ligas, Bacoor City, Cavite. Nasa radyo din. Si Roy Yap, 44. Roy, okay. Ang pangatlo ay 67 years old. Sa radyo din siya nakikinig. Taga-Ibaan, Batangas, si Bernardo P. Alday. Mm-hmm. Uh-oh. Eto may 17 anyos tayo. Sa radyo din. Uh-oh. From Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga, Romeo Lumakang, 17. Okay. At ang akin din, ang kasunod na nanalo ay taga Tacloban naman. Barangay 83, Paraiso, San Jose, Tacloban City. Main road itong San Jose kasi. 37 years old, Radyo Norley Samson Jr. Ngayon naman, mula sa Signal TV, ma'am. Signal TV. Wow, 45 years old, Castillejo Zambales, Robin Pelarca. Okay. Robin Pelarca. Congratulations, Robin. Ang kasunod nating nanalo ay taga Barangay Sabang, Mauban, Quezon. Radyo ang pinakikinggan. 34 years old, Ruel Pastrana. Yung susunod na winner, 39 years old. Ma'am, nasa internet naman siya ngayon. Siguro sa FB Live. Opo. From Sikatuna, Santa Cruz, Marinduque, Raquel Santos. Okay, at ang panghuli ay taga Roosevelt, Barangay San Antonio. Dito lang sa San Francisco del Monte, Quezon City, radyo rin ang pinakikinggan. At 54 years old, si Bonifacio Santiago. At yung panghuling winner ko, ma'am? Ay, ikaw pala, oo nga pala. Oo. 25, taga Barangay Kamias, San Miguel, Bulacan. Okay. Sa radyo din po siya nakatutok ngayon. Lou Jane Maglaya, congratulations. Lou Jane, babae, no? Lou Jane, babae po. Talo ang babae. 7-3. Aba. Ang daming lalaki na nakinig. Mas konsen yung mga lalaki sa kidney. Oo, marami pong salamat. Yan po ang kabuuan ng ating talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating mga bato dito po sa Radyo Musa Nutrisyon. Sana po marami kayong karagdagang kaalaman na natutuhan para magsilbing gabay sa pagkakaroon ng pangangatawang malusog at balakas.
At sa mga nais ba pong magtanong, mga kasama, abay tungkol po sa ating pagsangayong hapon, text lang po kayo sa 0908-579-6898 dahil kahit tapos na pong ating programa, ay sasagutin pa rin po yan ng ating resource person at ipapadala po yan sa inyo ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 po ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7! Sa katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, ang programang ito ay atin sa inyo ng National Nutrition Council. Sa malusog na mamayan.